pagtuturong may kahusayan at sigla. Linangin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagtuturo. Humugot ng lakas at motibasyon sa pag-abot sa mag-aaral. Maging inspiradong guro kasama sina Teacher Zaisel Mike at Teacher Gretchen Nokos. Magandang linggo po sa inyong lahat. Si Ma'amzel Mike po uli at maraming salamat po sa pagsama ninyo ulit sa isang edisyon na naman ng Inspiradong Guro. Kayo po ay nakikinig sa Care 104.3 DWAY FM Legazpi City. Ako po si Ma'am Gretchen Nokos. At nasan tayo? Nasa aking alma mater. Yes. Nasa aming school ni Ma'am Zel. Yes. Ang Bicol University, one of the most prestigious university here in the Bicol region. Yes, so nandito po tayo ngayon no sa Bicol University at makikita niyo walang tao kasi kahit dito walang klase. Walang klase, everything is online. Yes, everything is online. Would like to say hello sa lahat po ng nakikinig sa amin sa radyo. Yung mga nandito po sa Bicol region, the provinces of Bicol, hello po sa inyo na nasa radyo. At syempre, yung mga nakikinig din po sa atin sa Facebook at sa YouTube. Wow, sige po, patuloy niyo pong i-comment ang inyong mga messages sa amin. And we will be happy to read those mamaya po. Yes. Tapos po, Ma'am Gretchen, kamusta? Ganun pa rin. Patuloy pa rin tayong sumasabak sa ating pag-aaral. At sa ating malapit na ang pasukan. Kaya starting next week, Ma'am Sel, sobrang magiging busy na naman ng mga teachers. Oo. 1 week to go, no? 1 week to go. Oh my gosh! 1 week na lang! And we are very excited kung ano ang magiging resulta ng lahat ng ating paghahanda at ng ating pagpapagal. Natutulog pa ba kayo? Naman! Yan ang tanong. Natutulog every 15 minutes power nap. Mga teachers, natutulog pa ba kayo? Natutulog pa naman po. Huwag naman kayo magmukhang ngarag, ha? Yes. Dapat naman pag opening, kahit hindi pa yan face to face. Para sa para sa video, sa online, pretty pa din tayo. Oo. At sa mga GC ay magaganda pa rin ang ating mga profile pictures. Oo, dapat. Ngayong araw, ano bang pag-uusapan natin? Habang lumalapit ang pagbubukas ng klase, nararamdaman mo rin na pataas ng pataas ang emosyon. Akala ko excitement. Kasi, diba, this past week, merong nag-viral na ikinatrigger ng napakadaming teacher. No? Ito yung hashtag, punitin ang module challenge. Naku! Sa lahat ng challenge, ito ang nakaka-intriga para sa ating mga teachers. At talagang maraming teachers ang nainis, nagalit, naiyak, nabuisit dito sa challenge na to. Kasi nga naman, grabe yung hirap na dinaranas ng teacher. Nagkakanda, diba, kanya-kanyang sulisip ng papel, no, for others. Fundraising. Tapos makakakita ka na punitin ang module challenge. May isa akong teacher na nakausap, ma'am. Para sa kanya, this is disrespect. Yes. So, makikita natin ang daming reaction ng mga teacher. Pero sa araw na ito, sa ating inspiradong guro, tignan natin yung both sides ng isyung ito. At bilang inspiradong guro, paano nga ba magre-react Ang isang inspiradong guro sa mga ganitong kabwisit-buwisit ng mga challenge, no? Inspirado ka ba? Inspirado ka pa sa punit module challenge na ito. Yes, so pag-uusapan po natin yan sa ating psychosocial intervention, no? Paano natin i-handle yung mga ganyang klaseng stress at mga ganyang klase ng frustration. Ito po ay isang segment, bagong segment sa ating programa. Siyempre, yung teacher's takeaway ni Ma'am Gretchen, hindi yan mawawala. Okay? So, ito po yung lahat ng pag-uusapan natin ngayong linggo. Kung handa na po kayo, mag-umpisa na tayo.
Shout out po muna sa lahat ng sumama sa atin live last week. Maraming maraming salamat, Ma'am Mildred Parco. Thank you so much, Ma'am. Very welcome po kayo sa point. Si Ma'am Viles Baudin. Thank you din po, Ma'am, kasi ina-acknowledge yung po kami every time na nanonood kayo sa amin. Pakiramdam namin ay sulit po yung lahat ng aming pagod. Yung points po, yan po ay thank you lang po namin sa inyo for being very loyal sa panonood. Ma'am Eva Caspillo, maraming salamat din po, Ma'am, sa opportunity na kami po ay makapag mapakinggan ninyo. We also hope that you will be part of our upcoming webinars. Si Ma'am Emmy Falco, thank you, Inspiradong Guro, for including me in the list. Naku, wala pong problema. Ma'am Nenita Mortega, sayang hindi siya naka-attend. No, hopefully, ma'am, no, this week. Si Ma'am Miss Balindong, sayang, I waited daw, hindi din siya naka-attend. This week, ma'am. Ma'am Nenita Santa Ines, hello, ma'am. Si Jonathan Quinto, napawaw si sir, no? Christina Aspecto, thank you din po. Amy Castillo, maraming salamat. Miss Annie Baltazar Rivera, si Ma'am Sith, no? Si Ma'am Vine Y. Song, si Miss Evelyn, no? Si Sir Edward David, nag-thank you din po si Sir, si Ma'am Concisa Fabre, si Ms. Mary Joy Masiklat Belela, hindi din naka-attend. No, this week, ma'am, si Floricel Buladaco, hello, ma'am, si Sir Armando Dao, si Marjorie Alvenia, Rosalie Regpala, si Teacher Margarita Nuestro, si Teacher J.R. Haniola, si Ma'am Charmaine Hernandez, sayang, huwag ka na maglaba, ma'am, ha, this week, para kasama ka namin. Si Sir Manuel Salonga, thank you din po, sir. Si Ma'am Rosaline Del Aire, maraming salamat din po. Ma'am Joe Dizon from Australia, God bless you din po. Si Ma'am Leticia Memita, hindi naka-attend, very busy, no? Si Lenore Mapa, thank you rin po, ma'am. Villa Flor Ruby, si Nancy Salonga, maraming salamat, ma'am. Si Geraldine, si Ma'am Annalisa Barin, and Maria Clarita Arceo, and si Sir Antonio Huerto Jr. So ilan lang po sila sa mga nakinig po sa atin last week. Kung kayo naman po ay nag-iisip, paano ba kami makakakuha ng points na yan? Gusto namin ma-enjoy yung points na yan at para saan ba ang points na yan? Magagamit nyo po ang mga points na ito para makuha po ang webinar ng walang bayad. Okay? So makakapag-register po kayo kahit doon sa local, national seminar, webinar, or doon sa international po na kasalukuyan naming inaasikaso. So, hindi po kayo magbabayad kasi ang kapalit po ng bayad is only your points. So, importante po na kayo ay nakikinig sa amin at sinasamahan kami tuwing linggo dito po sa Inspiradong Guro. Ano-ano ba ang paraan para makakuha ng points na ito, no? So, kailangan nyo lang pong, una, manood po kayo ng live stream. Pinakamalaking points ang makukuha kapag kayo po ay sumasama sa amin ng live tuwing linggo. Pangalawa, pwede nyo pong i-share ang page. Halimbawa, hindi po kayo nakakapanood ng live. So, ang gawin nyo lang po, i-share nyo na lang po yung page natin at ang page ng Care 104.3 The Way FM para po kayo ay aming mabigyan ng points. Pangatlo po, pwede din po kayong mag-tag. So, pwede nyo pong itag ang inyong mga friends, itag nyo po yung mga co-teachers ninyo, isulat nyo po yung mga pangalan nila dun sa comments para po mas marami po tayong naaabot at mas marami po tayong nakakausap sa pamamagitan ng programang Inspiradong Guro. And then, finally po, ay sumali po kayo sa ating Inspiradong Guro Group. Lahat po ng kasama sa Inspiradong Guro Group ay bibigyan din po namin ng points. So, yan po yung mga pamamaraan kung paano po kayo pwedeng makakuha ng mga points na ito. We really look forward to seeing you sa aming mga future webinars.
ang inspiradong guro ay masayang guro. Dito sa Teacher Care, aalagaan ka namin. Nabulabog ngayong linggo ang napakatahimik na buhay ng ating masisipag na mga teachers. Samot-saring reaksyon ang nakita natin sa social media, sa Facebook, sa YouTube, pati sa Twitter. Ano nga ba ang naramdaman ng ating mga kaguruan dito sa punitin ang module challenge na ito? Napakadaming reaksyon. Subukan nating pakinggan ang ilan sa kanila. Na-stress ako nung mga nakaraang araw dahil nag-trend sa lahat ng mga challenge na pwedeng salian ng mga kabataan. Isa to sa mga nag-trend. Diba, nakakainis, punitin ang module challenge. Imagine ninyo, akala ng mga kabataan ngayon, akala ng mga sumali sa challenge na to, hindi ko gene-generalize, but akala ng mga nag-post na punitin ang module challenge, akala nila kinakool nila to. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kahit kailan hindi naging cool ang manira ng gamit, lalong-lalo na ang pinaghirapan ng mga teachers. Ulitin ko lang, hindi porket nahihirapan kayo, babaliwalain nyo na yung paghihirap ng ibang tao. There's always a better way of saying your agonies. May mas maganda pang paraan para sabihin yung mga paghihirap nyo. And ang pagpunit ng module ay hindi sa mga yun. Hindi yun isa sa, hindi yun ang magandang paraan para erase ang inyong concerns. I don't know what's the sense of this challenge, but you know, bana lang raot man dai pag singan di ko. Isip mo nag-join ka ding challenge na di ning sana na kun san siya man basang kamo ko pag punit nyo ka module. Isip mo kung a online class no one is very stressful sa mga estudyante. I know mas stressful yan sa mga teachers and I can see how hard sa kanila na mag-print kin mga modules tapos kamo pupunit sa ninyo a modules. Isip mo ikang estudyante ka, gadikot man na sakripisyo dai. Na kung gusto mo makatapos, gusto mo magkumaray na buhay, magtapos ka. And sa panahon ngawan namin nagsasakit. And ang mga maestra isi ko, grabe apagsakit hinda. Kaya, ano di? Di nyo ikaka-cool and di nyo ikaka-okay sa social media na magpunit kita ng module ninyo. Ano itong sedula? Try nyo ibutang yung asadili nyo. San mga teacher? Kung ano maramamatian ninyo na amon asasabihin ninyong, ano di? Punitin ang module challenge issues. Kung masakit ka ninyo, mas masakit sa mga maestra! Tag, punitin ang module challenge. Nabasa ko siya. So, nakakagalit. Kasi ngayon, iba na mga estudyante ngayon eh. Parang kung ano na lang yung gusto nilang gawin, yun ang nasusunod ng mga teachers. So, parang nawawala na yung mga, yung kung dati eh, meron tayong GMRC, no, na tinatawag. So, sa iba naman is values. So, parang nawawala na yung values ng isang bata. Ng isang estudyante dahil meron tayong pinapauso lang na may nagte-trending na nakikita or nababasa. Why do you have to do a trending that is nonsense? I'm sorry guys, pero ang nonsense niya eh. Hashtag, punitin ang module challenge. Ano to, sedula? Ngayon kasi parang masakit sa part ng mga teachers, sa mga guro, na naghihirap gawin to. Dugot pawis nila yung nilaan. Actually, hindi lang yun. Ultimo yung finances nila pang sarili na gagalaw nila. Nakikiusap talaga ako sa mga estudyante nyo na parang yung challenge na gano'n. Kasi kung alam nila kung gaano kahirap mag-print ng mucho, tapos punit challenge lang. Pupunitin lang, di ba? Try nyo lang in-love ang mucho, then love nyo talaga ang reading kasi matututo talaga kayo, sir. Kasi halos lahat dito nila kunin eh. Walang magpapaliwanag na guro sa kanila, maliban kung pupunta sila dito sa school para mag-ask ng mga queries nila. So, reading talaga, i-develop talaga nila. Oh, yun, comprehension. Reading without understanding is like eating without digesting. So, kailangan talaga i-understand yung mga nababasa ninyo mga, you know, mga estudyante. Oh, ano yung reaction mo doon sa ano nila challenge na yun? Punitin hindi maganda yun. Pangit kasi yun.
talaga yung action ng mga estudyante. Mga challenge-challenge. Yung mga challenge na wala namang kabuluhan. Oh. Wala, galit. Kasi, tingnan nyo naman, yung one na to, band paper na to, ang mahal-mahal kaya. Ang mahal-mahal nito, tapos punitin lang. Tapos, na yung mga katawan namin, sarakit na. Pero galit ka talaga dun sa mga estudyante, ma'am, na nagpupunit. Punitin ang module challenge. Oh. Grabe yung sacrifice sa atin, oh. Mga estudyante, huwag itong pupunitin yung mga module. Yung sabi ni Ma'am Sarts, mag-challenge kayo ng mga makabuluhang mga bagay. Huwag yung mga ganun. So, tungkol lang naman ito doon sa kumakalat ngayon sa social media na punitin ang module challenge. May ganun. Yung nakaisip nun, yung nagpasimuno ng challenge na yon, sana inisip nyo ng milyong beses ano ba ang magiging epekto pag ginawa ninyo yon, di ba? Kasi sabi daw po doon, ginagawa daw yung pagkilos na yon bilang pagsuporta raw sa academic freeze, no? Pero sana, huwag nyo nang isama yung module. Bakit ko nang sabi huwag nang idama yung module? Hindi nyo po ba alam? Hindi nyo po ba alam yung hirap na pinagdaanan ng ating mga kaguruan para lang yung module na yan ay ma-print. Isipin nyo lang po yung puyat, yung pagod na naranasan ng mga guru na yan para lang matapos yung module. At isipin nyo rin po, ha, yung hirap at pagod na dinanas ng mga teacher na yan para maibigay yung mga module sa bawat tahanan. Tapos bigla nyo lang maiisip na punitin natin yung module. Ay, mag-real talk tayo dahil nanggigigil ako. Yan. Nakakapag-init ng damdami ng ulo. Dahil ngayon ay merong nagte-trending na hashtag punitin ang module challenge. Diba? Ha? Ano yan? Bakit may mga ganyang nagte-trending ngayon na punitin ang module challenge na kalat ngayon sa Twitter at saka sa Facebook? Nakakalungkot kasi bilang guro, hindi siya talaga nakakatuwa. Unang-una, kung buhay lang si Dr. Jose Rizal na lagi niya sinasabing ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan, at makikita natin ganyan ang nangyayari ngayon sa ibang mga kabataan, hindi natin nilalahatan, pero may mga kabataan na talaga naman sa halip na nakakatulong, eh perwisyo pa dito sa ating lipunan. Nakakalungkot. Pero sila yung mga kabataan na kulang sa aruga ng mga magulang kaya nagkakaganyan. No? Para ipaunawa at ipaalala lang sa mga kabataan, yung mga module na yan, hindi biro-biro ang pinagdadaanan ng mga guro. Mabuo lang yung module na yan. Diba? Katakot-takot na panghihingi, paghahanap ng papel na gagamitin, naubos na ang ink, puyat. Tapos makakakita ka lang ng ganyang kumakalat ngayon sa Twitter na punitin ang module challenge. Tapos sa Facebook, may nakita ako na halos 7,000 na yung nagjo-join doon sa punitin ang module challenge. Hello, ano na nangyayari sa inyo mga kabataan? Bakit ganyan ang nasa utak ninyo? Hindi na kayo nakakatulong, nakakaperwisyo pa kayo. Hindi nyo naiisip yung sakripisyo ng mga guro, ng mga tao, ng mga utilities na katulong ng mga katuwang ng mga guro para lamang mabuo yung module na yan. Tapos ngayon, ikakalat ninyo yung ipapatrending ninyo yung punitin ang module challenge na yan. Ano ba? Wala na ba kayong maisip? Ilan lang ito sa mga reaksyon na nakuha natin. Pero napakadami pa ang mga reaksyon na hindi natin nabasa. Madami dito ay nabastos, nagalit, at nasaktan. Kainspiradong guro, paano ba natin maaring tulungan ang sarili natin para ma-handle natin ang ganitong klaseng frustration? So, umpisahan natin, Ma'am Gretchen, yung ating bagong segment, no? Yung segment natin on psychosocial intervention. Na kapag tayo po ay na-stress, no? Tayo ay may mga pinagdadaanan bilang teachers at kahit sa mga estudyante natin. Ano ba yung ating
parang it's a different perspective, no? Bigyan natin ng ibang take at ibang perspective yung mga current, yes, na nagkukos ng frustration, no, sa ating mga teachers. At wala na pong makaka-frustrate pa siguro ng sobra sa teacher kung hindi yung bagong hashtag challenge. Punitin ang module. Punitin ang module challenge. Yes. So ito ay nag-umpisa na meron atang student na nag-post, no? Both on YouTube, on Facebook, Ma'am Gretchen, at saka sa Twitter. At medyo nairita yung mga teachers kasi nag-trending. So madami ang naki-hashtag. Madami yung nag-like. Parang about 7,000 likes ata. Tapos sobrang dami nag-share. Tapos marami ring nag-post nung hashtag punitin ang module challenge. So, kumbaga, kaya na-trigger yung mga teachers, no? Dahil doon. At sabi mo nga, gaano ba kahirap, Ma'am Gretchen, ang pinagdadaanan ng teacher dito sa module na to? Unang-una, yung paggawa pa lang, tapos yung pagpe-prepare, pagre-reproduce, paghahanap ng materials. Karamihan ng teacher na nakilala ko posting on FB, no, nagpo-post sila sa FB, kailangan nila ng mga materials. So sinesearch nila yung mga friends nila, kung sinong gustong mag-donate. So nag-e-effort talaga si teacher. Yes. Meron tayong mga teacher na medyo may edad na, na kahit may edad na pinipilit na matutong mag-type sa computer, makagawa at makapag-print lamang ng mga modules. So medyo, hindi lang medyo, masakit. It hurts sa ating mga teachers. Oo. So ngayon, tignan natin, Ma'am Gretchen, no? Paano ba, sabi natin, hindi natin aalisin na masaktan tayo. Oo. No? I mean, it's a natural reaction. Yung mairita ka, magalit ka, masaktan ka, dyan sa hashtag na yan. Mm-mm. Kasi ang una mong iisipin, ano ba iniisip nyo? Ano bang problema nyo? Ano bang problema nyo, di ba? So, anong trip nyo? Oo, so yan yung unang-una mong mararamdaman eh, no? Dito sa ano na to. Pero, meron ba tayong paraan na i-process ito? No? Mm-hmm. Bilang mga inspiradong guro, meron po bang paraan na ma-i-process natin ang frustration na ito, no? So ngayon po, meron po kami ibibigay sa inyo na limang strategies. Galing po ito at the kinderpond, no? .com. So dito po, meron pong sinuggest na limang strategies kapag tayo daw po mga teachers ay na-frustrate sa ugali, no? Or na-frustrate ka ba, ma'am? Ako, oo. Pero mahaba kasi ang pasensya ko. Oo nga eh. Oo. So, actually ako, iba, no? Ibang pasensya ko sa co-teacher. Ibang pasensya ko sa bata. Mas mahaba siguro sa bata, ma'am. Sa bata, sobrang haba ng pasensya ko. Ako, I could remember, napu-frustrate ako dahil din sa expectations to. Correct. So, paano natin i-handle? Ano ba yung mga strategies na to? So, we're going to give you 5 strategies. Kasi teachers, alam nyo, hindi pa tayo nag-uumpisa. Diba? Pag nag-umpisa tayo, because this is the first time we're going to do it, dapat i-ready po natin ang sarili natin. Marami tayong maririnig. Mas marami pang mas issues. Mas maraming lalabas na issue. Mas maraming ikasasakit natin. Ika-frustrate natin. So maganda po ngayon pa lang, marunong tayo mag-handle, no? Paano gagawin natin? Particularly sa ating mga estudyante kapag na-frustrate tayo sa behavior nila. Okay? Mm-hmm. So number one, Ma'am Gretch, ang sabi doon is, focus on the mindset. So, mag-focus daw po tayo sa mindset. Kaninong so, mindset ito, Mazel? Kaninong mindset ba? Mindset ba ng bata? You can only control yourself. Oo. Hindi po natin kayang kontrolin ng bata. Hindi natin kayang kontrolin ng principal. Hindi. We can always siguro give, we can always give directions. But it is beyond our control. Yes. So, laging ang makokontrol lang natin, sarili natin. Oo. So, kaninong mindset? Sa mindset ng mindset teacher. Mindset ng teacher. Mindset po natin. At ang ibig sabihin ng focus natin yung mindset natin, no? Mm-hmm. Ang ibig sabihin po nun is, una, I believe it has to do with purpose. Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? No? Huwag nating alisin yung focus natin doon. At ilagay natin yung buong focus natin sa pupunitin nila yung module.
Ilagay natin yung focus natin sa kung ano ba yung ginagawa natin. Yung intent ng ginagawa mo. Bakit ba? Is this for the sake of compliance of the new normal? Or you have this deep intention na kahit may challenge tayo sa ating panahon, patuloy nating ma-prosper yung quality education. Yes. Maraming bata ang kailangang maging edukado. Yes. Na ang mindset naman talaga natin is makatulong. Makatulong. Diba? Whether that is validated by others or not validated by others. Syempre, mas masaya sana kung na-validate nila. Yes. Na-appreciate nila. Pero ano ba, ba't mo ba siya ginagawa? Diba? Ginagawa mo siya kasi gusto mong tumulong. Second is, mindset pagdating sa bata. Pagdating sa trabaho natin bilang guro. Na minsan, masyado tayong nagfo-focus sa academic side. Mm-mm. Like for example, yung module, di ba? That's academic. Yun yung content eh, no? Uh-oh. Pero, di po ba, bilang mga teachers, kasama sa itinuturo natin ang character. Yes, no? Yung behavior. Ng ating mga estudyante. Yes. So, ibig sabihin lang po, this is a challenge. Yes. Yung mindset natin is nakikita natin, uy, there's something wrong with my students' behavior. Yes, and we have to be reminded na hindi dahil matalino yung estudyante mo, kaya niyang sagutan ng module mo, yes, kaya niyang bumasa ng textbook mo, yes, he or she will already be successful in life. Yes. Kasi behavior is a change maker pagdating po sa buhay ng bawat tao. Yes. At isa yan sa baka nakakalimutan natin, dapat ituro. Ituro talaga. At ang punitin ang module challenge ay nagpapakita na may kakulangan. May need. May pangangailangan. So baka tayo bilang mga guro, mindset natin is, gusto kong tumulong, di ba? Oo. So hindi lang pala academics ang kailangan. Oo. Maraming kailangan ituro. At mga bata pa sila. Mm-hmm. Tayo nga na-frustrate eh. So ibig sabihin, Mamzel, we have to be thankful, yes, na itong punitin ang module challenge ay it's an eye-opener. Eye-opener siya. Lumabas, yes, siya sa eksena na, oh, meron talaga palang problema sa behavior. May need. Correct. Ano tayo, busy-busy tayong mag-design ng mga modules to satisfy the mind. Yeah. May problema pala sa behavior. Yes. At saka, hindi po namin inaalis, no? Sabi nga namin kanina, na nakaka-irita siya. Oh, I mean, nakaka-inis siya kasi pagod ka, no? Pero, it's really setting the mind lang eh. Na, this is a teachable moment pagdating sa character. No? Mm-hmm. Gratefulness, grit, no? Yung mga bata, pag nahihirapan sila mag-module, perseverance, mm-hmm, kahit mahirap, no? Patience, no? So marami po tayong pwedeng ituro, maliban doon sa laman ng module. Tapos tanungin natin yung ating mga sarili bilang mga guro, bakit kaya naging behavior nila ito? Yes. At kaya lumabas yung ganong behavior? Bakit lumabas si punitin ang module challenge? Correct. Actually, yun yung number 2 natin, Ma'am Grich. Okay. Paano natin masasagot yon? Ang suggestion is, isang strategy pa daw is maging scientific. Mm-mm. Sa approach, huwag masyadong emotional. Detach yourself. Kumbaga, look doon sa problem as beyond an issue to solve. Yes. And detach yourself. I mean, detach the emotions. Yes. Kasi sabi ko nga, natural na masaktan. Oo. Kasi alam mo, Ma'am Gretchen, sa akin ha, I always believe that anger is not an independent emotion. Wala pong taong nagagalit at nagagalit lang. Kasi ang galit is a secondary emotion. Mm-mm. Ito ay produkto ng sakit. Ang taong nananakit ay nasasaktan. Oo. Ang taong nagagalit ay nasasaktan, no? So, sa atin po, pwedeng kaya tayo nagagalit, kaya tayo nagre-react ng ganito, nati-trigger tayo kasi nasasaktan. Mm-mm. At meron bang dahilan masaktan? Oo. Meron. Pero ang sinasabi is, kung gusto natin maging productive, no? Kahit na frustrated tayo sa estudyante natin, maganda din to take a few steps back. Intindihin natin na lahat po ng behavior, no? Sabi to ni Dr. Draker, sabi niya, lahat daw ng behavior eh merong kadahilanan. Kahit pa misbehavior. Oh, okay. Even misbehavior is still a behavior. Oh, and there is a reason for the behavior. Mm-hmm. Ngayon, to just say na, ay, mga salbay, mga batang yan, mga is just to dismiss it because of emotions. Let's take a step back.
bakit? Saan nag-uugat yung punitin? Bakit gusto nilang punitin? Mm-mm. Bakit sila nagagalit? Bakit sila nagre-rebelde? Ano kaya yung mga emotions na pwede rin nararamdaman ng mga bata? Oo. Kasi hindi naman siguro nila ito gagawin. Imposible yung nagtitrip sila. Mm-mm. Pero bakit sila nagtitrip? Nabubore ba sila? Mm-mm. Wala na ba silang ginagawa? Wala ba silang parang mahanap na na-solusyon? Ano? So wala ba silang nahanap na parang solusyon na or give up na ba sila, so ginagawa na lang kakatatawanan, no? So yun lang po yung sinasabi doon, na gumamit tayo ng scientific approach. Mag-umpisa tayong magtanong. Investigate. Yes. Try to observe. Yes. No? Ano ba yung nangyari before? Ano ba yung nangyayari ngayon? Ganyan ba sila dati? Mm-mm. Ang mga estudyante mo ba dati pang nagpupunit ng textbook? Actually, ano eh, nung nag-aaral ako, ma'am, ang libro para sa akin ay ano, holy. Di ba? Grabe, di ba? Sabi ni teacher, alagaan yung libro, balutan, wag susulatan. Tayong mga estudyante, we do that also. So, itong punitin yung module challenge, this is, ano, peculiar, ar, di ba, ma'am? Nakaiba to. At importante, malaman natin kung anong pinanggagalingan. Oh, di ba, natandaan nyo, nagkaroon tayo ng understanding Gen Z doon sa ating Radio 101, na sila ay sensitive, very sensitive na generation, na sila ay hindi expressive, hindi sila masyadong magaling sa communication, at magaling lang sila mag-hashtag-hashtag. Magaling sila online. Uh-oh. They can express themselves through characters. Yes. At magaling silang mag-rally. Oo. No? Yung parang magkuha ng connection. Oh, mag-connect yes. sa iba't isa't isa. Ang connection nila sa kapwa nila, Gen Z, grabe ang ano nila, ang yes. respect nila doon. So siguro, hinihingi lang namin, no, sa mga inspiradong guro dyan, di ba sabi natin, let's suspend judgment. No, wag tayong mag-judge na, ay nako, itong kabataan talaga, itong generation na to, ganito, ganito, pasaway, ganyan, no? Let's suspend the judgment and try to really answer them and try to document, no? Mm-hmm. Ano ba ang pinanggagalingan ng mga ito? Okay? Remember, this is not our generation. Yes. It's their generation. Tama. Number three, Ma'am Gretchen, sabi, try something different. Wow. So, subukan daw natin ang bago. No? Let's try something different. We have to understand na ngayon, different talaga. Di ba, Ma'am Sel, when plan A doesn't work, yes. you always have plan B and yes. plan C hanggang Z. Yes. It's about time, Katguro, na gamitin na natin yung ating mga nakabalang plans. Yes. At saka, kailangan maintindihan din natin na, yun nga, no, we do something different. Ibig sabihin, siguro for repetitive behavior, no? Yung halimbawa, nagawa na tong hashtag na to, tapos naulit pa ulit. No? Maybe we need to address it in a different way. You have to question yourself, eh. There's something wrong on my approach. Yes, that baka, I need to change no, it. Oo, baka. Baka may problema. Tapos, ituro din po natin, for example, dati, lagi lang tayong academics. Maybe we have to teach them how also they would anong tawag dito, manage conflicts. Oo. Diba? Na kung may conflict problem sila solving. Sa teacher, paano sila magpo-problem solve, paano nila. One thing pa, ma'am, na-discover ko, no, I'm teaching kasi din online. Kasi sa classroom, madaling mag-interact. Correct. Diba? Minsan, nagsastart tayo with a game, nagsastart tayong mag-exercise muna tayo. Ngayon, nakita ko, there is a chance for a teacher online na ano, maniglekto. Kasi wala tayong kaharap eh. Mm-mm. Pero mahalaga pala yon. So, when you start your lesson, you can still start with an activity or yes. a game na approachable naman or pwede online. Tsaka siguro po, ito maganda to siguro pag start natin next week, no? Oo. Kapag meron po tayong ginagawa online na hindi kumukonek or hindi siya nabibenta, huwag natin ipili. Huwag natin ipili. Natin i-billet, no? Ay, nako, ang teachers, napaka-creative niya, no? Oo. Napakadami po natin maiisip, no? Huwag lang po natin isipin, it's a failure. Uh-oh. Kasi napakadami, no? Kailangan natin paglaruan din yung mga variables para makuha natin yung perfect na timpla. Wow! No? Kasi, diba? Kada klase, iba-ibang flavor. Di ba, Ma'am Grace, ikaw ba yung mga klase mo? Lahat ba magkakaugali? Hindi. Kasi may klase ako na puro lalaki. Oo. Ayaw nilang sumasayaw. Nako, patayuin mo yan. Tapos bigyan mo ng video na sumasayaw. Tatawanan ka lang nila. Meron ako naalala ko when I was teaching high school. May klase akong sweet.
Sweet talaga sila. May klase akong puro naman maluloko. Tawa ka naman ng tawa. Meron naman purong smart. Oo, puro seryoso. Seryoso. No? At meron din akong naging klase na, naku, lahat parang accountant. Grabe magkwentahan ng grade. Competitive. Yes, may ganyan. Super competitive. No? So, iba-iba po. So, iba-iba din ang ating atik. No? So, itutuloy po natin yung dalawa pa after the break. Magpapakilala lang po muna tayo ng station. Tapos, tuloy na po natin yung dalawa. So, last two, no? So, i-recap po natin. Una, sabi, mag-focus sa mindset. Mindset po natin. How are we going to think about this, no? What is our intention? Second, mag-scientific approach. Magtanong, bakit? Bakit siya ganyan? At saan ang gagaling ang behavior na iyan? Pangatlo, try something different. It's not one size fits all. Yes. Hindi pwede, no? So, kailangan palit-palit din tayo ng strategy. And then, number four, ang sabi dito is, devote time to relationship building. Wow, yan ang gusto ko. Oo, na huwag po natin kalimutan, nasabi ko po ito sa Radio 101, no? Na yung module po ay hindi teacher. Mm-mm. Ang bata po ay hindi kukonek sa module, kukonek yan sa teacher. At siguro, ang mga batang nagpa-umpisa nitong hashtag punitin ang module challenge, ay makikita mong sobrang disconnected. We need actually to reconnect, yes, with our students. Diba ma'am, nag-start yung end ng classes March 13, that is Friday kung hindi ako nagkakamali. And mahaba-haba yung naging bakasyon at panahon na wala tayo sa eskwelahan yung mga estudyante. And we need to reconnect with them. Yeah. Diba? Parang ang tagal kong hindi na naramdaman si ma'am. Yes. Na parang ramdam ko rin, no? Na dito sa mga batang nag-hashtag punitin ang module challenge. Na parang sobra silang detached. Oo, na-detached no, talaga sa kanilang sila. Mga teachers na nawala yung empathy. Kasi parang ano, sa akin ma'am, no? Ang estudyante, ang spirit niyan talaga, ano eh, doon may mga pasaway naman. Mm-hmm. Pero kahit pasaway yan, titingin at titingin yan sa teacher, igagalang at igagalang yan ang teacher. Yes. Ganun ang Pilipino, ganun ang estudyanteng Filipino, may respect sa, respeto sa mga guro. Oo, at ako, I remember, no, I had two students na talagang sinukuan ng mga teacher. Yung, alam mo yung mamanahin mo, di ba? Kasi second year sila, tapos third year ako. At kung may tapos, choice, ayaw mong manahin. Yung ma-warning ang ka na. Yung advisor niya, pupunta na sa'yo. Naku, sa'yo mapupunta si ano. Di ba? Yung nililabel na yung mga bata na, naku, delegado ka dyan. Pre-judge na sila. Oo. Pero, kahit po yung mga bata nating pasaway, ang hinahanap lang talaga, connection. Mm-mm. Pag kumonek ka sa bata, apakadaling impluensya ng bata basta may connection. I think ano, the baseline ng lahat ng success pagdating sa workplace, pagdating sa school, is yung relationship. Yes, diba, correct. Ma'am? Very essential. Diba, nasabi nga po natin, natandaan ninyo, hindi naman po nila sinabing punitin ang teacher. Naku, ano ba yan? O, isipin nyo kung teacher ang pinunit, diba? Punitin ang teacher hashtag, challenge. Punitin si teacher. Hindi, it's the module. It's the module. No? So, there has to be something there. Mm-hmm. No? That they don't connect to the module. They need connection. Nagaano ba? Natanong nyo ba? Nagpapapansin ba si? Baka away lang nila para ma-cough yung attention natin. Oo. Diba? No? So, it's something to think about. Oo, no? Maganda siyang pag-isipan na baka inside, naghuhumiyaw na po ang mga bata. Oo. Na kailangan namin si teacher. No, kailangan namin si teacher, kailangan namin ng tao. Nag-pandemic. Wala silang kaibigan. Wala silang kaibigan, nasa loob lang sila ng bahay, yung magulang nila walang trabaho. Oo. So, it could be really frustration din, no, on their side. So, importante 'yon, no? And then finally, ang sabi dito is para sa mga teachers, no, na nangarag sa kanilang mga estudyante. Ang sabi, every time daw na na-frustrate tayo, try to do something nice for ourselves. Yes. Diba? Na kung hindi man tayo mababalidate ng iba, kung hindi nila nakikita ang ating pagpapagal, ang ating pagpapagod,
alam natin kung ano ang ginagawa natin. At alam natin na deserve natin magpahinga. Yes. Ano ba naman yung na-frustrate ka? Magpa-pedicure. And syempre, hindi lang naman ito dahil teacher ka. Dahil ikaw ay isang tao na espesyal. Hindi ba? Pinahahalagahan ng ating may kapal, pinahahalagahan ng ating gobyerno, pinahahalagahan ng mga taong nakapalibot sa'yo. Yes. So, don't give up on yourself, teacher. Yes. Alam ko napakahirap yung modules. I know personally kasi marami po akong kaibigan na talagang sabi nga niya, ang tumutubo na daw sa mukha niya, hindi na munggo. Sagon na daw. Masarap yan. Sa dami yan. Ng pimples. No, yung see? Pimples niya, sagon na, hindi na munggo. Yung ano nga yung asawa ko, ma'am, di ko na nakakatabi. Oo. Hindi ko na siya nakakatabi kasi ano, I work, kasi may baby kami, ma'am. Exchange kami, kumbaga relievo. Umaga ako, hapon, tapos matulog ng bata. Pag natulog na si yung mga bata, siya naman hanggang alas 4 ng madaling araw. So, hindi na kami nagkakatabi ng asawa ko, mga kaguro. Pareho kaming guro. Hindi ko siya nakikita sa bed. Diba? Yung parang, pero, hindi ibig sabihin, wala kang moment, kahit 10 minutes, 20 minutes, to pamper yourself also. Huwag po natin yun kalimutan, no? Na ipamper din natin yung sarili natin. Let's do something good for ourselves kung hindi ibibigay ng iba. Yes. No? Huwag po natin kunin sa iba. And no? Then, great suggestion, no? From Ma'am Sel din, mula dun sa sinabi ni Ma'am Sel. Why not? You become one na mag-a-appreciate sa kapwa mo, teacher. Yes. Diba? Knowing na ito na nga ang sitwasyon natin, di tayo-tayo na lang din mag-appreciate sa bawat isa. At kung hindi man, sabi nga po natin, you appreciate yourself. Okay. So, yan po yung lima, no? Sana, we would love to hear your comments. Yes. So, ano ba yung pakiramdam nyo dito sa Punit Module Challenge na ito? At anong pakiramdam nyo ngayon? At sana na bago yung ating negatibong kaisipan tungkol dun sa challenge na yon at napalitan ng bagong challenge. Oo. Ang bagong challenge ay, ano ba? Maging positive parating yes. challenge. Yan Inspiradong yung, Guro Challenge. Yes. Inspiradong Guro Forever Challenge. At no? Patuloy nyong i-type ang inyong bagong challenge. Kung may bago kayong challenge, i-type nyo po sa comment box dyan po sa ating FB at sa YouTube. Yes. Remember that yung mga circumstances po na nangyayari, ang reaksyon ng tao sa atin, hindi po natin makokontrol. Mm-hmm. Ang makokontrol lang po natin always will be how we take that and how do we react to that. Yes. I get you. I totally get you, my dear Inspiradong Guro. It is painful to feel that everything we are dedicating our hours, our energy, and our love to is totally unappreciated and considered useless or trash. It is personal because time for family we gave up just to complete this module is personal. But in the midst of all of these, I hope you do not forget that you are valuable. Huwag mong kalilimutan na hindi man nila makita o bigyan halaga ang iyong pagpapagal. May Diyos na nakakakita ng mga bagay na hindi hayag. There is a God who sees what is done in private, and a God who rewards what is done in the glory of His name. Remember, Inspiradong Guro. In the end, we work for an audience of one. Samahan natin si Teacher Gretchen sa pabaon niya sa atin ngayong linggo dito sa Teacher's Takeaway. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Ma'am Gretchen Nocos at ito po ang inyong Teacher's Takeaway. Sa araw na ito ay napag-usapan natin ang frustrations ng mga guro, estudyante, magulang at syempre ng iba't ibang sekta ng ating lipunan pagdating sa new normal sa edukasyon. Sa ating Teacher's Takeaway,
Bigyan natin ng encouragement ang bawat isa. Patuloy po nating i-inspire ang ating mga kaguro kung paano nga natin haharapin ang mga bagay na ito. You know, teacher, adversity is an advantage. Again, adversity is an advantage. Nasa isang panahon tayo ngayon na tayo'y humaharap sa maraming adversities. Sa pangunguna ng COVID-19, sa mga challenge sa edukasyon, patuloy tayo na hinahamon ng mga ito. At again, I will tell you, adversity is an advantage. Paano nangyayari na ang isang problema ay nagiging kalakasan pa natin sa ating buhay? Isang maikling kwento ang aking ibabahagi sa inyo. Ito'y kwento na aking ding natutunan sa isang klase. Isang mountain climber ang umakyat ng isang napakataas na bundok. At alam niyo ba ang nangyari? Dahil umulan, dahil sa sama ng panahon, siya ay nadulas at nahulog doon sa kanyang pag-akyat. Ang natira na lamang sa kanyang gear or sa kanyang mga kagamitan ay naitali doon sa kanyang paa. Sa sobrang takot, sa sobrang pamumroblema niya, ay nakabitin siya ng hindi niya alam ay malapit na siya sa lupa. So, dahil hindi niya alam na malapit na siya sa lupa, actually, tatalunin na lang niya, maghapon, magdamag siyang nakabitin. Sobrang takot niya, na-cover siya ng takot, hindi niya alam kung anong gagawin, na-frustrate siya sa nangyari. At alam niyo ba ang ending ng kwentong ito? Naabutan siya ng mga tao na isang dipa ang layo mula sa lupa. Na kung sana'y alam niya at hindi siya pinangunahan ng frustrations, ng takot, tinalon na lang niya at nabuhay pa sana siya. Dahil naabutan siya ng mga tao doon na naninigas na. Alam niyo, when adversity comes to us, para tayong nanginginig. Hindi tayo makakilos, hindi tayo makapag-isip. We focus on the problem. We focus on the adversity. Pero ano ba ang sabi ng Bible? Ano ba ang encouragement sa atin mula sa Bible? Sa Joshua chapter 1 verse 9, "Be strong and courageous. Do not be frightened or dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go." Again, Joshua chapter 1 verse 9, "Be strong and courageous. Do not be frightened or dismayed, because the Lord God is always with you." You know, God is in control. God cares about your problems. God cares about these adversities that we are facing. God knows what is happening. He is not just watching us. He is actually in control. So, be courageous. Gawin lang natin ang ating bahagi. At ang Lord ang may control ng lahat ng bagay. Alam niyo, may tinuturo siya sa atin at kailangan lamang nating matutunan. It is the will of God na tayo ay mamuhay, to live in full, sabi nga ng Bible. So, these adversities, mawawala din to. We can resolve this. Malapit na po tayo sa climax ng ating paghahanda patungkol po sa new normal ng edukasyon. Mag-o-open na po ang pasukan sa October 5. At teacher, huwag kang bibitawa. Be strong and courageous. The Lord is with you. Let's pray for everyone, for all the teachers na may mga frustrations, may mga hinaharap na adversities ngayon. Lord God in heaven, salamat po Panginoon for giving us this lesson na sa halip po na magreklamo, ma-frustrate po kami. Well, Lord, really, we are people. We are human being and frustrations come to us. Dumadating din po yun sa amin. Lord, tulungan mo po kaming ma-overcome ito. Knowing, Panginoon, na you are in control of everything. You are not just watching us. Not just watching us, Panginoon, but you are actually in control. And you care about us. You care about our pain, our sorrows. You care about these challenges.
And Lord, the answer only comes from you, Panginoon. And we just need to obey you. We just need to be strong and courageous and do kung ano po yung nakatask sa amin in obedience to you. Panginoon, we pray for all teachers, sa lahat po ng sekta ng lipunang itong apektado ng new normal. Lord, please, please provide for everyone. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So maraming salamat po sa pagsama sa amin ulit ngayong linggo, Ma'am Gretchen. At susunod po na linggo, patuloy po tayong magsama-sama. Malapit na ang teachers. Yes. May special tayo next week. Yes. Abangan niyo. Abangan niyo ang special natin next week. Huwag niyo po kaming iiwanan next week kasi may mga sorpresa po kami para sa inyo for Teacher's Day celebration. Wow. Ng Inspiradong Guro. Tsaka mag 1 year na rin ang Inspiradong Guro. Happy anniversary. Oo, so parang sunod-sunod, no? After po ng Teacher's Day anniversary special. October 14 ba tayo? Oo, parang gano'n, no? Second week, no? Second Sunday of October. Nag-umpis ang Inspiradong Guro. So 1 year old na kami. So yan, no? Tuloy-tuloy po yan. So sana po ay kinapulutan po ninyo ng inspirasyon ang aming episode ngayong linggo. Isang linggo na naman po ng Inspiradong Pagtuturo. Ako po si Ma'am Zel Mique. At patuloy po tayong maging inspirasyon sa bawat isa. Ako po si Ma'am Gretchen Nocos. See you next week. You next and malapit na Teacher's Day. See you next week. Bye. Narinig mo ang inspiradong pagtalakay ni Teacher Zel Mique patungkol sa pagtuturo. Kung may mga katanungan, suhestyon o opinion ka patungkol sa topic ngayong umaga, maaaring mag-text sa 0946-763-9858, 0929-359-4298 at 0915-931-7184 o magkomento sa aming Facebook page sa CARE 104.3 DWAY-FM. Tumutok muli sa susunod na linggo para sa panibagong edisyon ng Inspiradong Guro.